how to receive a great miracle in your life. Paano ba tayo makakatanggap ng napakalaking milagro sa ating buhay? Minsan kasi napakarami sa atin, di ba? Ang dami-dami ng ginawa, pero hindi pa rin natatanggap yung kanilang pinagdarasal. Ang dami-dami ng ginagawa, humihiling sa Diyos, pero parang wala pa rin nangyayari sa kanilang buhay. Halimbawa na lang yung mga gustong magkaanak. Ginawa na po ang lahat. Nagnovena na, araw-araw na nagdadasal, nagpapadasal sa mga madre, sa mga pare, pumunta na sa obando, nagsayaw-sayaw na, kung kani-kanino ng santo lumapit, pero wala pa rin. Ganyan din sa mga may problema sa pera. Ilang beses nagro-rosaryo, naglalakad na nakaluhod papunta sa simbahan, kung saan-saan simbahan ang pinupuntahan, nakailan ng simbahan, nagre-request na mabayaran lang yung kanilang utang, wala pa rin. Ganyan din po, yung pagnanais na magbago yung kanilang mga asawa, Father, iniyak ko na. Father, ginawa ko ng lahat, araw, gabi, bawat maalala ko po, hindi naman ako nagkukulang sa pagdadasal dito sa aking asawa. Pero bakit walang nangyayari? Ang tanong is, anong gagawin natin para makuha mo yung pinagdarasal mo? May magagawa ba tayo para makatanggap tayo ng malaking milagro? And I think, my dear friends, the answer to that question is not found in doing. But the answer to how can we receive a miracle in our life is by not doing anything at all. Pagkatapos mong ginawa ang lahat, subukan mo, maghintay ka, magpahinga ka, tumigil ka muna. Kasi yan yung instruction ni Jesus sa mga tao bago niya pinakain. Sinabihan niya ang mga alagad at disipulo, paupuin niyo sila. Have them reclined. Have them sit down. Eh kasi restless sila eh. Eh kasi hindi sila mapakali. Nagugutom sila. Humihingi sila kay Jesus. Pero hindi sila mabibigyan kung magalaw sila. Hindi sila makakatanggap kung hindi sila hihinto. Hindi po ba? Kayo po, tanungin ko kayo, mabubusog ka ba? Kung habang nagdadrive ka, kumakain ka, baka maaksidente ka. Subukan mong manguko habang nakasakay ka sa jeep o tricycle. Susugat ka. Makakapagligo ka ba? Makakapaghilamos ka ba na nag-i-exercise, tumatakbo ka, may dalakan tabo? Ha? Hindi. Because sometimes, the best thing to do is to do nothing at all. Just stay put, just wait, just trust in the Lord. Ang mahalaga ay yung lumapit ka lang kay Jesus and allow the Lord to do the rest. Yun yung ginawa ng mga tao eh. Sinundan nila si Jesus, saan man siya pumunta. At pagkatapos nilang sinundan, alam naman ni Jesus ang pangangailangan nila. At yan din po ang paalaala sa atin. Alam naman ng Diyos kung kailan mo kailangan. Alam naman ng Diyos kung ano yung iyong kailangan. Pero paano kanya bibigyan kung hindi ka mapakali? Paano ka makakatanggap kung hindi ka marunong huminto at maghintay? Hindi mo makikita, mararanasan ang grasya ng Diyos kung ikaw ay nakalabas, kung ikaw ay magulo, kung ikaw ay galaw ng galaw, kung ikaw ay palaging nag-aalala. Kung paano din maaalala niyo po si Santo Tomas. Hindi niya nakita ang muling nabuhay na Panginoon. Bakit? Nasaan siya? He was out and about. Nasa labas siya. Habang itong mga ibang alagad at disipulo ng ating Panginoon, they just stayed put. They were there in the room. At dahil sila'y naghihintay, sila'y nakaupo, biglang lumitaw, nagpakita ang muling nabuhay na Panginoon. They experienced God. What were they doing? They were doing nothing. Wala silang ginagawa. Habang ito naman na nakalabas, hindi mo alam kung saan-saan siya pumupunta, itong si Santo Tomas, eh, hindi niya nakita ang Panginoon. Hindi niya narinig ang Panginoon. This only at the second time when he stayed put. See? Nung nanatili siya, doon na niya nakita. At sabi pa nga ng Panginoon, hindi mo lang ako makikita. Halika, lumapit ka. Hawakan mo ako, sabi niya. Meron din mabuting mangyayari kung marunong kang huminto, maghintay, at magtiwala sa Diyos. Huwag mong sasabihin na walang bunga yung walang ginagawa.
Kung alam mo sa sarili mo, ginawa mo ng lahat. Kung alam mo sa sarili mo, nilapit mo ng sarili mo sa Diyos, then allow God to work His miracle in your life. Kailangan mo lang gawin, huminto, maghintay, at tumanggap sa Kanyang grasya at milagro. Nung misan po, ako'y inanyayahan na magmisa sa isang patay. Dahil yung patay po, nagbigti, he committed suicide. So pumunta po ako doon sa bahay at sinetap po nila yung table doon sa malapit na kwarto kung saan nagbigti yung pong lalaki. Sabi nila, Father, dito po siya nagbigti, dito sa pintuan na ito. At nakita ko po, may nakasulat doon sa pintuan. Sulat lang ng bata, parang yung nagpa-practice po, nag-vandalize doon sa pintuan. Sinulat, God is here. Ganun lang po kasimple. God is here. Sabi ko sa sarili ko, hindi kaya niya nabasa ito? Hindi kaya niya napansin ito? No? Siguro hindi. Kaya nga siya nagpakamatay. Eh. Pero kung bago siya magbigti, nakita niya, nabasa niya, hindi sana niya tinuloy. Di po ba? Kasi tumatakbo na tumatakbo yung isip eh. Kaya nga, dahil napakagulo ng isip, napakabisi ng isip, hindi niya alam, nandun naman pala ang Diyos. We can do more by doing nothing. You can receive more by stopping. Anong kailangan mong hintuan sa buhay mo? Napakarami na dapat po nating hintuan. Stop doubting. Stop worrying. Stop judging. Stop being angry. Kasi habang ginagawa mo yung mga bagay na yan, ay wala kang mabuting mararanasan. How to receive a great miracle? Stop. Wait. Trust in the Lord. Darating siya.